Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Ang Terra Perma Jeep, pinapirmahan ng contract extension ang kanilang point guard na si JP Calvo. Hindi sinabi kung ilang taon ang pirmahan at magkano ang amount ng nasabing kontrata. Samantala, ang kanilang bagong rookie na si Tommy Olivario, pinapirma rin ng contract extension rather ng kontrata ng Terra Perma Jeep at 1 year din lang ang pinirmahan ng nasabing player. Samantala, nakikipag-usap nga ang management ng Blackwater Bossing si Coach Jeffrey Carriazo kay Mark Pingris para sa posibleng pagbabalik nito sa PBA. At take note ha, hindi lang ito magbabalik PBA at magiging assistant coach pa ito ng Blackwater Bossing. Ayon nga sa isang report, inihahalin tulad kay Mark Pingris ang naging kontrata ni James Shapp na kung saan pumirma rin ng 1 year or 1 conference deal para sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero ang pagkakaiba lang ay si Mark Pingris hindi lang ito maglalaro kundi magiging head coach or assistant coach din ito ng Blackwater Bossing sa kanilang big man at inaasahan na makikipagbalyahan ito sa kanilang mga big man na batang bata para mapa-improve palalo ang nagiging performance ng Blackwater Bossing at inaasahan paglalaroin ito ni Coach Jeff Carriazo ng 10 to 15 minutes kada laro at para mag-improve ang Blackwater Bossing. Speaking of Blackwater Bossing, nakuha nga nila sa number 2 pick sa first round ang Phil Canadian na si Christian David. Alam nyo ba? Naging usap-usapan na ngayon na hindi ito magtatagal para sa Blackwater Bossing. Alam naman natin, hindi lang ito ang first time na nangyari. Kay unang nangyari ng bitawan ng Blackwater Bossing si Ray Parks Jr. at iba pang mga player at malaki ang posibilidad na isusunod ng Blackwater Bossing si Christian David at malaki pala ang kontrata na pinirmahan ni Christian David sa 2-year deal na yon ng Blackwater Bossing. Kaya naman hindi kayang bayaran ito ng Blackwater Bossing at malaki ang posibilidad na 1 conference lang ito maglalaro para sa Blackwater Bossing ay lilipat na ito para sa Tropang Giga, which is badly needed nga ngayon ng Tropang Giga ang kahalintulad na kakayahan ni Christian David. Si Christian David merong height na 6'6", hindi lang ito big man, kundi pwede itong maging combo guard at pwede itong maging kapalit ni Jason Castro sa hinaharap. Samantala, hindi rin lang ang Blackwater Bossing ang magpapakawala ng player. Kung napansin nyo, ang Barangay Ginebra San Miguel, wala silang nakuha na mabigat na draft sa PBA or sa nakaraan PBA draft. At hindi pa sila nagdadagdag ng player na posibleng maging kapalit ni Jeremiah Gray. Kaya inaasahan sa pagbabalik ni Coach Tim Con pagkatapos ng Asian Game, dito na ipapinalize ang deal or isang blockbuster trade para madagdagan ang lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. At ayon nga sa report, dahil nga unhappy si Xavier Lucero sa pagkuha sa kanya ng Northport Batampier, malaki ang tsansa na si Xavier Lucero ay ipupunta na sa Barangay Ginebra. Pinagpipilian na ito ngayon. It's either si Will Navarro or si Xavier Lucero. Ang dalawang nasabing player, kung sino man ang mauuna makukuha ng Barangay Ginebra, kung si Xavier Lucero ang makukuha ng Barangay Ginebra, si Will Navarro ay pupunta para naman sa SMB. Kaya anytime, hindi na tayo magugulat kung mangyayari ang nasabing trade transaction. Alam naman natin na palabigasan lang ng Barangay Ginebra ang Northport Batampier, which is ito nga ang farm team ng SMC or isa sa mga farm team ng SMC. Kaya ano sa tingin nyo, dapat nga bang pagbigyan ito ng PBA na matuloy ang nasabing trade transaction? Alam naman natin na hindi ang Northport interesado na makakuha ng kampiyonato. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service.
Don't forget to subscribe my sports channel and don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago po man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Alex Prado, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Dansa Cavite at Tunila Kialon. Maraming pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.